Secretary Erwin Tulpo, hindi po naaprubahan, not deferred, no, ipinagpaliban. Yan pala mas tamang term. Ipinagpaliban po ang pag-approve ng kanyang nominasyon dito po sa Commission on Appointments dahil po dito sa mga issues na ni-raise laban kay Erwin Tulpo. Isinalang po si Erwin Tulpo kanina sa Commission on Appointments at meron pong mga issues na ngayon ko lang din po nalaman, no? Tatlo po yung issues na binato rito kaya Erwin Tulpo. Ito po pala yung medyo ano muna, no? Yung mga medyo madali munang ipasa. Yung pong usapin ng talaga naman, no? Isa ka pala, Brad, na ano, ha? Mahirap talaga yung magandang lalaki. Nabibisto. Mabuti na lang hindi tayo sumasalang sa Commission on Appointments, no? Ito pala si Rapi Tulpo, ay si Erwin Tulpo, ay meron pong hindi naman tayo nagmamarites, pero ito po isang usapin po to, no? Meron pong apat na naging karelasyon at sampung at nagbunga to ng sampung supling sa apat na kababaihan, no? Naging issue po to kasi nga po tinanong po siya ng isang congressman na miyembro po ng Commission on Appointments na ito ba ay hindi makaka-apekto sa kanya bilang secretary samantalang sa DSWD ay saksakan ng dami, no? Saksakan ng dami ng mga naggagandahang kababaihan. Pero maganda naman po yung pagsagot dito ng ating Secretary Tulpo na ito po ay nagawa ko nung ako ay bata-bata pa. Katwira na. Sige na nga. Siyempre, natututuro tayo sa ating mga pagkakamali. At dahil nung nagkakaedad na siya, hindi na po inassure niya naman na hindi ito mauulit bilang secretary na magkakaroon siya ng mga karelasyon. Mga minanganan natin. Tindi, no? Matindi ka pala, Brad. Erwin Tulpo. Kala ko pa naman wala kaming kaalam-alam sa iyo. Yung pala, napakarami po pala nga, ha? Meron po 4 counts na libel convicted. Hindi ko alam kung convicted. Parang siguro yung kay Raisa, hindi pa final. Okay. Tapos, pero ang sinasabi naman ni kasamang Erwin Tulpo, siyempre, isang tao lang naman daw o isang government official lang naman daw yung nagsampan sa kanya ng libelo. Pero yun na nga, no? Ako po, personally, wala po akong problema, no? Kung ikaw ay nagkaroon ng basta yung mga naging anak mo ay kinikilala mo, hindi katulad nung isang reporter na halos itakwil yung anak, eh. Ha? Huwag na natin pangalanan, ano yun, big time na tao yun, kilalang kilala yun. Problema doon, siyempre, talagang ganoon ang buhay, nagkaroon ka ng mga relasyon, no, na nauunawaan natin 'yan, no? Ang importante, kung lalo na kung yung mga anak mo naman kinilala mo, no, maganda naman ang naging kabuhayan, okay lang yun. Kaysa naman kay Arnold Claudio. Na halos hindi may pagmalaki yung anak. Okay lang po yun, no? Dito kay Erwin. Wala rin akong problema sa libelo. Bakit po? Parte po yan ng ano, eh. Kumbaga, ano po yan, eh. Yung parang hindi ka tunay na journalist o reporter kung hindi ka magkakaroon ng libelo, di ba? Ibig sabihin, wala nagalit sa'yo o ano ka lang, hindi ka kasing popular. Pag naging popular ka kasi pwede ka naman bumanat ng bumanat, hindi ka naman sikat, hindi ka rin papansinin. Sa status ni Erwin Tulpo, okay lang po na magkaroon din siya. Sa akin lang to, ha, atin-atin lang, ha. Pero ang hindi ko po kayang tanggapin, ito pong pangatlo, no? Siya po pala ay, ngayon ko lang po natuklasan, siya po pala US citizen, no? At hindi lang po siya simpleng US citizen. Naglingkod pa po siya bilang parang sundalo, no? Naging sundalo pa po ng Amerika. At tapos nung tinatanong siya kung kailan po siya naging US citizen, around 1986, US citizen na siya. Hanggang kailan? Hanggang 2022. Ibig ko sabihin, eto na yun, ha. Kasi nga, bawal siyang i-appoint yata pagka sa bagay, normal yun, no? Cabinet official kay. 2022, so itinakwil mo yung pagiging US citizen mo, Erwin Tulpo, noon lang ikaw ay i-appoint. Ibig sabihin, kung hindi ka i-appoint, hindi mo itatakwil yung pagiging US citizen. Doon po ako may problema, no? Kasi bansa po ito, eh. Hindi po natin masasabi balang araw, eh. Kaya nga po, yung simpleng mga media, no? Yung media nga, yung media company, dapat 100% pag-aari yan. Pag-aari ng mga Pilipino. Tapos, meron tayong secretary. Kasi hindi po natin masasabi, pwedeng kaibigan natin ng Amerika ngayon,
balang araw, pwede natin maging kaaway. Dati na natin na naging kalaban yung Amerika. Yung Japan din, kaibigan natin yun. Dati nating kalaban. Yung Spain, kaibigan natin yun. Dati nating kalaban. Mahirap po yun. Nas isang cabinet official ay, ayun po, hindi ko nakikita kung sino yung may nagpakabi. Isang cabinet official ay US citizen. No? Hindi ko po sinasabing masama ang maging US citizen. Pero po yung, hindi ka dapat yung ganun kataas yung, ano mo, yung isa kang cabinet official ng Pilipinas. Ang point ko mga kapatid, doon ako may problema. No? Hindi po pwede po yun na meron po tayong mga US citizen na cabinet official ng Pilipinas. Kasi ang pangunahin mo pong ipagtatanggol, yung sarili mong bansa. Eh kung citizen ka ng ibang bansa, eh sasabihin nyo naman, eh boss bad, bago yan na-appoint, tinakwil niya na. O yun na nga, doon nga ako mas kinabahan. Ibig sabihin, tignan nyo po kung anong uri ng mindset meron siya. Kaya mo lang itatakwil. Hindi dahil yun ang karapat-dapat. Kung hindi, dahil gusto mong ma-appoint, kaya mo itatakwil. Ibig sabihin, ang citizenship sa'yo ay a matter of convenience. Diba? Eh alam ko, matagal na siya naninirahan dito. Diba? Tadi Channel 4 yan. PTV4. Hoy, doon po ako namumblema, lalo na kung ikakatwiran niyo sa akin na wala na pong problema diyan dahil tinakwil niya na nga. Kailan niya tinakwil? Nung i-appoint lang siya. Ibig sabihin, ang yung citizen ay a matter of convenience, kung saan ka kumbinyente. Hindi po po pwede sa isang cabinet official na yung citizenship mo ay convenience. 'Yun yung sinasabi natin. O ibang usapin pa 'to. Eh doon pa lang medyo kung ako miyembro na si, hindi naman ako miyembro na si. Wala pong usapin kung ano po siya, no? Kung baka sabihin niyo, hindi naman po natin binabanata si Tulpo na bilang si Tulpo, kung di binabanata natin siya bilang, yun nga, ngayon lang natin natuklasan yan. Di ba? Pero ibang usapin naman po, yung mga reaction po kasi dun, yan, na binabawian ka na ni Cynthia Villar. Pag gano'n naman po, ay po siya, mali naman po yun, no? Nagdedebate kayo sa Senado, tsaka hindi naman yan yung kadebate mo, iba naman. Di ba? Kung gano'n naman po yung pag-iisip natin, posible rin eh. Sa isang banda, talagang ganyan na politika po. Kaya may mga kaalyado yan na pwede kang tirahin. Eh, gano'n talaga yun. Kaya lang. Kaya, deferred. Hindi po natin alam kung ano po mangyari. Kasi nang humingi yata si Erwin Tulpo ng executive session, pinagbigyan naman siya. So, pero ako, personally, deferred. Hindi po natin alam kung ano po mangyari kasi nang humingi yata si Erwin Tulpo ng executive session, pinagbigyan naman siya. So, pero ako, personally, hindi po naaprubahan, deferred, no? Ipinagpaliban, yan pala mas tamang term, ipinagpaliban po ang pag-approve ng kanyang nominasyon dito po sa Commission on Appointments dahil po dito sa mga issues na nirace laban kay Erwin Tulpo.